magiging maayos na yung kuryente, magkakaroon ng renewable energy. Dahil sa ngayon, ang ating source ng kuryente, ang level natin ay parang kung tawagin niya, level 1, no? Parang generator powered by diesel, no? Kung saan napakamahal ang ating source ng kuryente. No? So, kinakailang magkaroon ng renewable energy para bumaba ang at maggumanda ang supply ng ating kuryente. No? Kasi ngayon talagang nararanasan dito ang rotational brownout at kuminsan maghapon o tatlong beses na nagba-brownout. No? So, kung maayos ang kuryente, ang pangalawang priority ko yung magkaroon ng mga economic zone. Magkaroon ng mga pabrika, magtayo ng mga pabrika, maghikayat ng mga malalaking negosyante sa Maynila. Alam niyo, ako ay member ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa national level. So, napakarami natin pwedeng hikayatin para magtayo ng mga negosyo dito. No? Pero ang kailangan talaga, unahin natin yung kuryente. Kasi alam niyo, ang isang pabrika, no? Kung ganito kamahal ang binabayaran natin yung kuryente, baka hindi natin ma-encourage na magtayo ng mga pabrika at mga pagawaan dito. No? Kasi alam mo, yung mga pabrika, yan ang number one source na magiging magkakaroon tayo, magiging source ng employment o yung ng ating mga trabaho. No? Yung ating mga kabataan ay hindi naluluwas ng Maynila para magharap ng trabaho. Dito lang, dito mismo sa Maynila, sa Occidental Mindoro, kung magkakaroon ng mga pabrika, ay darami ang trabaho at matutulungan ng ating, lalo-lalo na yung ating mga kabataan. No? At yan ang pangatlong priority natin, ay yung ating maienat yung antas ng ating mga pagamutan, no? Yung ating mga hospital dito sa ating lalawigan, no? Na yan din ay isang problema, no? Alam mo, maraming mga may sakit nating kababayan ay kung saan-saan pa natin dinadala. Pagka medyo malala yung sakit, dadali ng Batangas, dadali ng Oriental Mindoro. So, ito po ay isa rin na sa magiging prioridad, no? Magkaroon ng maging nationalized or DOH expanded ang ating mga hospital at makapagtayo tayo ng general hospital, no, sa ating lalawigan, no, na kung ito ay maging DOH and national funded, siguro mas maganda magiging servisyo para sa ating mga may mga kakasakit na mga kababayan, no? At yung ating mga barangay, no, so tuturuan natin, no, matutulungan gumawa ng mga grant, no, at least no, makatulong tayo. Ang ating target ay magkaroon sila ng mga karagdagong punto na at least 20 million pesos for every barangay every year. No? So, alam nyo, magpapatupad ay yung mga taga-barangay na sila ang ako naniniwala na ang mga taga-barangay ay sila ang tunay na nakakaalam ng problema ng kanilang mga barangay. So, yan, tutulungan natin ang ating barangay. Ang ating aim dyan, bawat barangay matibay, no? So, yan po, napakarami natin yung dapat gawin dito sa Occidental Mindoro. Pero, alam nyo, meron tayong priorities. Siyempre, kailangan magkaroon tayo ng focus, no? Ng priority projects na dapat natin may sa katuparan. Yung agara natin may sa katuparan, no? Para sa ating mga kababayan. So kung ano, meron lang po akong katanungan, ano, at alam po natin ito ay napaka-importante, ano, especially po doon sa ating mga kabataan na nag-aaral. Dumaan po ang ating pandemya, ano, at alam natin na ang mga kabataan ay dumaan sa mga modules na yan. So kumusta naman po ang ating internet po dito? Oh, yun din. Ano, alam mo, kasi nga, yung kuryente, hindi masyadong maganda ang dali, madalas ang plano. So apektado rin pati yung ating internet, yung ating wifi, yung ating signal, yung signal ng mga cell site. No? Mm-hmm. So yan ang pangunahing dapat din na maayos. No? Talagang maayos yung kuryente. Alam niyo, kung maayos ang kuryente, magiging maayos lahat yan. Yeah, pati yung cell site na yan, tsaka yung ating internet connection. Alam natin na yan ay isa sa talagang pangunahing kailangan ng ating mga kabataan, especially nga during the time of the pandemic. No? Yung iba, karamihan ay talagang most of our schools, ano, nagagawa sila ng online classes. No? Now, at least, medyo bumabalik na tayo sa normal na konti. Pero talagang yan, tututukan natin ang pansin din, ano, yung
internet and wifi connection dito sa ating lalawigan. So maraming maraming salamat kay Pungay, no? Good luck po sa atin at sana po tayo magtagumpay lahat, ano? At lalong-lalo na po kayo, sana po kayo ay magtagumpay sa inyong magandang agikain na makatulong po sa ating bayan. Thank you, thank you. Thank you sa inyo lahat. Salamat sa inyo. As, ano? See you all tomorrow. No? At yes, yes, pagpalain tayo ng Diyos. No? Sana ay lagi tayong ligtas. Thank you very much. Kung meron kayong, para meron kaming